Good morning, guys. Bakit yung boss ko? Good morning, guys. As a tamad girl po tayo today. So, ito muna tayo. Buti na lang. Thank you, Jesus. Meron pang natitirang isang piraso. So, pwede tayong tamarin. Usually, pag tinatamad ako, nagte-3-in-1 lang ako. Pero, naubos yung 3-in-1 natin, mama. Grabe, tagal na kasi hindi din nagamit nito kasi simula nung naregaluhan kami ng coffee machine. Bakit yung biblink? Ayan. Ganyan tagal kasi nga tagal din nagamit. So, bango. Puro gatas, men. So, alam niyo na, guys. Magkakape pa ulit ako mamayang hapon. Or after nito, pagka medyo silipag-sipag na tayo, no? Pero masarap. Hindi lang siya matapang. Lasang gatas. May asukal. Is that what you've always done? Good luck. Good. You should have seen him in his royal outfit. He looked very dignified. I was gonna say cute. It's kind of surreal. I mean, yesterday we were talking about bungee jumping, and now I'm trying to figure out if I'm supposed to bow in front of him. Sharing is caring. Well, Psalm 130 verse 5, I wait for the Lord, I expectantly wait, and in His word do I hope. So yung devo ko today is about waiting. Feeling ko lahat naman tayo, di ba, nakaka-relate tayo na minsan ang hirap maghintay, nakakapagod. Parang kahit naghihintay ka lang, nakakapagod siya. Kasi feeling mo, feeling natin parang walang nangyayari, parang walang progress, walang kahit ano, feeling natin stuck lang tayo when we are waiting. Pero parang yung attitude natin while we're waiting, it makes all the difference. Like kung anong ginagawa natin habang naghihintay pa tayo, changes, or parang yan yung magde-determine kung gaano kahirap maghintay. Yung example dito ay, let's say pumila ka sa doctor or sa dentist, tapos parang sinabi sa'yo ng receptionist na, oh, have a seat while you're waiting, ganyan. So technically, have a seat, parang resting state naman siya, diba? Pag naupo tayo, that means nag-rest tayo kasi wala tayong ginagawa, diba? Pero, minsan, kahit yung pinapag-rest tayo, yung pinapa, okay, have a seat, upo ka lang dyan, wait for your turn. Ang dami natin ginagawa na extra things na hindi naman makakapagpabilis or makakapagpadali ng buhay natin. Kaya tayo na-exhaust, diba? Kaya nakakapagod maghintay. Kaya nakaka-frustrate maghintay. Let's say, bawa, nakapila ka nga sa dentist, diba? Kahit anong ngayon mo habang nakaupo ka, wala kang control sa kung gaano kabilis tatakbo yung pila. Kasi, doktor na gumagawa nun eh. Yung doktor or yung dentist, sila rin gumagawa ng treatments and everything. So kahit paanong gawin mo habang nakaupo ka dun sa upuan na yun, wala kang magagawa para pabilisin yung proseso. So instead of
trying to do so many things na wala namang magagawa para sa'yo, di ba? Why not sit, relax, wait patiently? And it makes all the difference kasi yung attitude rin natin towards the people around us, hindi tayo magiging frustrated, hindi tayo magiging agitated kasi we rested during the waiting period. Really trusting God. I expectantly wait and in His word do I hope. So we wait expectantly, we wait excited. Mabawa sa dentist, diba? Makukuha mo at makukuha mo pa rin yung slot na hinihintay mo. But kung ano man yung ginagawa mo dun sa time ng waiting, it makes all the difference kung nakakapagod ba or nakaka-frustrate ba maghintay or we're just resting. So, sana hindi maguling yung sinabi ko, no? Pero, galing. Ang ganda. Ang ganda. And I agree, parang most of the time, napapagod tayo at na-exhaust tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Most of the time, it's because of our own doing. Yung pinipilit mong may gawin about certain things, eh wala kang magagawa. Diba? Sige lang. Sabay-sabay tayo mag-wait and mag-hope. Second batch na ilabada ko, by the way. 9:59 AM. Nag-rinse na. Time check, tapos na ako mag-edit ng vlog 2:26. At almost done na rin tayo sa ating mga, you know, the met and everything with a konting sinampay. Matatapos tayo, mga kaibigan. Congratulations sa atin. Ayan. Since feeling ko medyo kaya ko pa, itatry ko kung kaya kong gumawa ng content sa TikTok for Penguin. Wow! TikToker! Follow niyo ako sa TikTok. So, sige, maliligo na ako at mag-aayos. Hello! Nakaligo na tayo at nakapagkulit pa nga. Sorry. Ang init. 3:36. Medyo may time pa naman tayo. So, medyo magme-makeup lang ako ng konti kasi ang saya-saya ko dito sa foundation na to. Yung vlogger, Detail Fresh Filter. Alam niyo, napasta pa ako kasi medyo iniisip ko, shocks, parang ayoko ata ma-discover ng mga tao na super ganda talaga nito. Super ganda niya talaga, as in super ganda. At super, wow, daming super. Sobrang long wearing, as in, mama. Hindi siya super kapal na foundation, pero if gusto mo siyang kapalan, kaya. Natatakpan niya talaga yung mga redness. Well, yun lang din naman kasi mostly talaga yung tinatakpan ko sa mukha ko, yung mga pamumula ko. Para lang magpantay yung kulay ko. Let's say, ayan, yung ilong ko, diba? Bakit parang hindi masyadong kita? But anyway, yung ilong ko tsaka ito, ang pula niyan. So, let us cover. O, diba? Natanggal yung redness. Charot. Diba? Nagpapantay. Tapos yan. Yan na rin ang gagamitin kong concealer. Super gaan niya sa face. Tapos super kapit. As in, grabe. Nung nag-taping ako ng abot kamay na pangarap, grabe talaga yung sipon ko. As in, grabe. Maya't maya akong sumisinga. Pero, kumapit siya, mga bez. Lumaban siya talagang tunay. Ayan. So, okay na tayo dyan sa ganyang foundation. Pinakita ko lang sa inyo yung foundation ko. Tatapusin ko na yung makeup ko, ha, kasi G-Nut Buzz. Whew! Magka-fan na ako. Hirap. 4:16 PM, kakatapos ko lang mag-shoot ng content. At pwede na tayo mag-ready ng dinner. Kasi baka dumating na si Kevin. At ang kalat, tingnan ninyo ha. Sige.
Ikembot, sige, ikembot. Lahat yan. Tada! May mga damit pa doon. Everything. Kala mo naman fresh na fresh, pero haggardo in real life. At mas mahahaggard pa, pero let's go. Kailangan na natin maglinis at magligpit. Upload ako in a while. Ay, mali.